Magaling, magaling, magaling. Isang Bicolano vlogger ang nahimatay sa tapat ng mall. And then after that, inaresto. Siyempre, ikaw ba naman mag-prank na may coronavirus ka? Sobrang saludo ako sa tatag ng dibdib mo na gawin ang coronavirus prank. Kaso sir, medyo wrong timing. Wrong timing ang ginawa nating prank, no, sa coronavirus. Ano, kita naman natin na nag-hysterical na ang mga tao. Even na yung mask na ganito is nauubos na. Ano, so, sobrang hirap mag-isip ng content. But, yung content na ganito, na, so, tignan nga natin yung video na to. At, nai-intriga tayo. Ayun, naimatay sa isang sikat sa mall here in Legazpi, ano? So tumayo siya, parang walang nangyari, at nag-stretching and then sabay humingi ng sorry sa mga security guard. So ang balita ko is yung mga tao sa loob ng mall is nagtakbo ang papasok. Ano, so sobrang takot, ano, si ito isang public scandal, ano, kasi kita naman coronavirus, man, it's not a joke, man. And then after that, humingi siya ng public apology. Tingnan natin ulit yung public apology ni Bicolano vlogger, ano. Hello, good evening po sa aking mga followers and fans. Sa nangyari po sa akin ngayong kaninang hapon, bali po, nagkamali po ako. Good evening. At ngayon po, kinakabahan po ako. Kasi po, hindi ko in-expect na ganito ang mangyari po sa prank ko kanina sa isang mall na coronavirus prank. Sana po, mapatawad niyo po ako. Lesson learned po ito para sa akin. At sa management po ng malls na naprank ko, sana po papatawad niyo po ako ulit. Bukas na bukas po, pupuntahan ko po kayo para po magkausap po tayo. Binigay ko na po lahat ng details po sa inyo para po ma-settle po natin. So marami pa lang po, tumalat na po kayo sa social media about po sa mga sa kaso na iaangat niyo po daw sa akin. Nasa flash report na po, dalawang reporter na po ang nakausap ko. At nabasa po yung mga comments ng mga commenters. Sa ngayon po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Humihingi po ako sa inyo ng advice or kung ano man po na pwedeng maitulong niyo po sa akin. Sana po, huwag mo na po ako mabash. Kasi po, nagpapasaya ko ng tao. Minsan may nagagalit ng mga tao po sa ginagawa namin mga prank. Brutal prank po yung ginagawa po namin. Which is po nakakatakot, ginagawa ko lang po ito para po magpasaya ng tao. Ngayon po, malaking kasalanan itong ginawa ko. Humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Sana po mapatawad din po ako. Tao lang din po ako. May kasalanan. Na may nagagawang kasalanan. Sana po mapatawad yung ako. Hindi ko na po ulitin. Siguro po, mag-resign na po muna ako sa pagiging vlogger, sa pagpasaya ng tao. Kasi po, aminado ako na may mga nagugulat, nasasaktan, naiinis sa ginagawa ko, pinagagawa namin mga brutal prank. Opo, minsan, may natutuwa sa akin. Opo, natutuwa din ako sa mga nagko-comment, sa mga nag-share sa mga videos ko. Pero po, ito po sa di inaasahang pagkakataon. Kaninang hapon lang po ito, tama. Alas 4 ng hapon, doon sa isang mall sa Legazpi. Nag-brutal prank po ako, coronavirus prank. Doon po mismo sa harapan ng entrance ng mall. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng mall. Siguro po, alam nyo na din po yun. Kaya sana, humingi po ako sa inyo ng kapatawaran. At sana po, kapatawad nyo po ako. Salamat po.
Okay, very sincere naman yung public apology ni Bicolano vlogger, ano. So yes, mahirap mag-prank katulad ng Bruce's brother. Well planned dapat ang prank, and then the same time alam natin dapat ang outcome, ano, yung consequences nung gagawin natin prank is alam natin, ano. So this time siguro hindi masyado natin napagplanuhan yung coronavirus, ano. Hindi natin alam kung anong effect after that. Hindi niya alam. Believe ako sa tatag ng puso mo gawin yung prank na coronavirus. Kahit sino isa, siguro vlogger, hindi magagawa yung ginawa mo na yun. Balita ko, napatawad na siya ng mall, na wala nang magsasampa ng kaso against this vlogger. So lesson learned sa atin lahat to, mga ka-YouTuber na nagbabalak mag-gumawa ng coronavirus. Wag, this is not a joke, man. Epidemic, ang problema ng gobyerno kung paano masisettle ang mga apektado ng coronavirus dito sa Pilipinas, ano. So actually hindi na nakita ko sa FB maraming gumawa nito, but hindi ganito ka, at di ko rin alam kung coronavirus prank talaga to, ano. Naniniwala ako sa'yo, more power to you, susunod, isipin na lang muna natin kung anong mga consequences na gagawin natin just to have a good content for the YouTube. So, lesson learned, thank you, and good day!